kumusta? Balita. Thank you for watching. First time ko mag-Instacart. So, titingnan ko kung ano ba nangyayari pag nag-Instacart. Sunday ngayon dito, tapos long weekend, hanggang bukas Monday, walang pasok mga tao. So, ayun nga, syempre, kesa naman walang ginagawa, mas okay extrang kita rin. Katulad nga nitong ginagawa natin or gagawin pala natin. So, wina-warm up ko lang yung engine. Tapos, mamaya antay tayo ng batch. According sa app, sa Instacart, yun yung term nila eh, batch. So, depende sa batch. May batch na isang item, tatlong item, 10 items. Bali, ang dito sa Instacart, parang nagpapa-grocery sila sa'yo. Papabili naman ako na nung grocery. So, tayo, depende rin sa'yo. Siyempre, mas pabor sa'yo kung malapit dito sa area mo yung de-deliveran mo tsaka yung bibilan mo like Walmart, Target, or Dollarama, Canadian Superstore. Hindi ko pa sure. Sabi ko nga kanina, first time ko to. So, merong mga fees na it ranges from $7 to $17 ang fee nila. Yun, may pumasok na batches. 3 batches daw. May nagulan ako kasi yung isang batch, 0 eh. Pero yung dalawa, pag binagsama mo, 57 items. Ako, ano-ano kaya itong items na to? Sige, check natin. 18 minutes from here daw eh. Tingnan natin. Okay, nasa lodge pa lang tayo. Traffic light. 10:30 tayo umalis eh. So, according dito sa maps, mga 8 minutes more pa bago makarating. Eh, meron din siyang tinatawag na ano, pick up lang. Tulad niya, pick up ko sa Michael's. Sa Michael's. Pero ano lang to, ang kita rito mga $7 to $8 lang. Teka, papasok lang sa kotse. Sinasabi ko kanina, sayang, hindi ko na nakunan. Nasa labaw ng Michael's kanina, ito yung tinatawag na pick up and delivery naman. Ayan, yun Michael's. Ito yung pinapa-pick up sa akin. Hindi ko alam kung ano yan. Ito naman, anong sabi ko kanina, mga $7 to $8 naman. Mababa lang kasi wala ang gagawin. Talagang literal, kukuhanin mo lang yung order. Tapos, ayun, ito, i-deliver ko na to. Okay, nandito na tayo sa destination natin. Walmart Supercenter Lakewood. Grabe, first time ko dito. Yun, kita ba? Ayan. So, first time ko rin isuot tong Instacart ID. So, tara. Shop na tayo. Teka, one great value turkey daw. Kailangan ko yung turkey. Turkey. May hinahanap ako eh. Peace Mango Mood Tea. Hindi ko makita. Kina ko pa hinahanap eh. Isa to sa challenge eh. Lalo na ako. First time na Instacart shopper ako. So, hindi pa ako paikot-ikot dito eh. Peace. Yung kanina rin sa Walmart, nalubad kasi yung cellphone ko. Ito yung last na i-deliver ko. Dalawa kanina, hindi ko na na-videohan kasi late na ako ba magalit. Eh sabi sa loob, live by the door daw. Eh, iwan ko na dito. Message ko na lang yung customer. Ayun nga eh, hindi ko na na-videohan yung kanina. Nung mag-check out na ako dun sa Walmart, putik, nag 7% na lang yung cellphone ko, naglobot ako, walang yaw. Muntik, na-wrong pin pa ako, kaya hindi na ako nakapag-vlog kanina eh, habang chine-check out ko yung mga pinabili sa Instacart. Tapos malalate na ako dito sa work from home ko. Meron akong work from home din, ayun nga.
Bale, ranging from ano, $7 to kikita ka rin ng ano, mga siguro isang deliver mo $3 to $7. Okay? Mga ganun. Or $7 to $17, $20. Ganun yung mga range niya. Okay na din yung tipong kware, wala kang ginagawa. Additional income din sa'yo. Kware, may full-time ka, may part-time ka, tapos may Instacart ka din. Kunwari, gusto mo lang laging may ginagawa na kumikita ka, yan okay din yung Instacart. So, share ko lang sa inyo, medyo nahirapan ako kanila, first time kasi. Tapos iniisip ko din tong work from home ko. Siguro kung magaganto ka, mag-i-Instacart ka, lalagyan mo rin ng allowance ng gap. Yung kunwari may shift ka, may work ka sa hapon, mga 1, 2, kaya mga lunchtime. Siguro, simulan mo na yung Instacart mo na mga 6 or 7 a.m. pa lang para petik-petik lang yung paghahanap mo ng products. Nahirapan ako sa paghahanap din ng ano, yung mga product kanina. Lalo na, so lesson learned pala, mali ako, tumanggap ako agad ng, yung term nila sa Instacart is batches, mga batch. Pag sinabing batch, mga 2 hanggang 3 o 4 na customer yun. Bibili mo lahat ng mga in-order nila sa grocery. Ang maganda lang, nasa isang grocery ka lang. Kanina nga, Walmart lang yun. Tapos, iba, mga 3 iba-ibang customer. Na-realize ko din, mas okay din na ano, may kasama ka, kunwari, misis mo na magaling maghanap sa grocery. Para ka rin nag-scavenger hunt. Para ka rin nag-scavenger hunt. Ganun yung kinalabasan. Kagandahan lang, hawak mo yung oras mo. Kung kailang mo lang gusto tumanggap ng order, mag-online ka lang, click mo lang, ayun. Ano siya eh, basta click mo lang sa app ng Instacart, yung online, mamimili ka na eh. Kung, tatanggapin mo ba tong order na to? Tatanggapin mo ba 2, 3, gusto mo isa lang. Kaya lang, baka mga tipong $7 nga lang yung makuha mo, yung kitain mo sa isang delivery. Ano siya, kung tatanungin niyo yung pag-a-apply, download lang nung app, mag-email sila sa'yo, hihingan ka for background check, mga identification like license or passport, yun. Tapos meron ding 3 business days yung pagba-background check sa'yo. Siyempre, i-check nila kung may... Kung clear ka ba, wala ka bang kaso, malinis ka, you know, security check. 48 hours lang, na-receive ko na yung ano, pinadala nila yung Instacart card, yun yung pambayad mo sa grocery o kung saan man, saan ka pinapabili ng customer. Magkaiba yun, yung Instacart card, tsaka yung isa pa, yung parang may name tag eh, yung may ID lace na Instacart din, kasama na. Medyo bulilyaso pa ako kanina. Ayaw tanggapin yung PIN ko. Buti na lang, na-upload ko agad sa Apple Wallet ko yung Instacart card for pay na hindi na kailangan ng PIN. Delikado lang, pero mas convenient. Huwag mo lang iwawala yung phone mo. Yun. Thank you so much po ulit for watching. Pasensya na, hindi na ako nakapag-vlog kanina. Medyo na-stress ako kasi nalobat din tong camera, tong cellphone ko. Nalobat, hindi na ako nakapag-record. Hindi ko na vlog yung pag-check out ng mga groceries for Instacart. Ayun nga, please po, subscribe to our channel, Dad Times. Like, and kung may tanong, comment below lang po. And see you on our next vlog po. God bless po.